Hello mga Caps, magandang araw po sa inyo. May bagong video na naman tayo. Pero bago yan, intro muna tayo. Ang vlog ko po ngayon is ituturo ko sa inyo yung paano magpalit ng oil o mag-change oil ng motor. Kung nag-video na ako kagabi, doon makikita ninyo yung mga unang gagawin kung paano mag-change oil. So, panoorin nyo to. Hello mga Caps, ngayon ituturo ko sa inyo step by step kung paano magpalit ng oil ng motor natin o yung mag-change oil ng motor natin. Tuwing magpapalit ako ng oil sa motor ko, dahil wala kasi akong air compressor, ginagawa ko siya tuwing gabi. Dinidrain ko siya ng gabi, tapos hinahayaan ko lang na madrain yung lahat ng oil, tapos bukas, pagkabukas ko na lang siya nirefillan o sinasalina ng oil. Kung mag-change oil kayo sa motor ninyo, huwag kayong mag-change oil na mainit yung makina o yung sobrang init ng makina, kasi ang tendency syempre mainit, magpasok kayo. At isa din yun sa dahilan, malulustrid yung bolt dun sa drain plug. Marami na kasing mga cases na ganyan yung nangyari, or kung kagagamit nyo lang ng motor ninyo, standby nyo muna kahit mga 10 to 20 minutes, madadown lang yung init niya. So ngayon, gagawin natin, i-drain natin yung oil na nasa loob ng engine. So bago yon, dapat yung motor niyo is naka center stand, ka-engage yung center stand. Pasensya na pala kayo sa motor ko, madumi kasi hindi pa ako naka washing . Tapos ihanda niyo yung pangsalod ng oil, tapos yung tools na gagamitin natin pagtanggal dun sa drain plug. So ang advice ko sa pag tanggal dun sa drain plug, mas mainam o advisable yung socket wrench. Kaso wala kasi akong socket wrench, ito lang kasi yung meron ako, yung back wrench. Iwasan nyo gumamit ng open wrench ito, kasi ito din yung dahilan kung bakit nabibilog yung bolt ng drain plug. Hindi kasi advisable yung open wrench. Tapos itong plier para pang tanggal dun sa dipstick ito, yan dipstick. So start na tayo sa pagtrace ng drain bolt. Makikita nyo yan sa ilalim ng motor nyo, yan walang ibang malaking bolt ito, nasa sa gitna. Yan yung drain bolt na para sa oil. So ito yung luluwagan natin, yung tatanggalin natin. Ang posisyon ninyo sa pagtanggal ng drain bolt is dito kayo sa left side ng motor ninyo. Huwag kayo doon sa kabila, yung sa right, kasi yan doon yung exhaust manifold. Siyempre kung mainit yun, siyempre mapapasok kayo. Kaya dito ko tayo mag position sa left side. Tapos yung pagtanggal, dapat biglain nyo yung pagluwag niya o yung parang gugulatin nyo yung bolt. Tulad nito, tingnan nyo, yan. Pagkatapos pag maluwag na siya, pwede na natin yan kamayin. Pero kung mainit pa yung makina ninyo, siyempre hindi yan makakamay kasi mapapasok kayo. Tapos dandahan nyo siya ikutin. So yun, yan yung oil
sobrang itim na, oh. Dalawang tatlong buwan na ata ito hindi nakatsin suwil. Ayan. Tapos buksan nyo yung dipstick dito, buksan nyo yan, gamitan nyo siya ng punas, saka nyo siya applier para yung dipstick is hindi masusugatan. Yan, yan natin tong buksan, tapos bukas na tayo magsasali ng oil. Tapos sa pagtanggal pala ng drain plug, mayroong washer yan. Ito dapat hindi nyo malimutan tong washer. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo yung oil na ginagamit ko. Ito Shell Advance 15W40. Since nakuha ko tong motor na to, is ito na yung ginagamit kong oil, at wala na akong ibang oil na ginagamit. Okay naman yung performance niya since nakuha ko tong motor na to ng year 2016. So maglilimang taon na yung motor ko, wala pa namang sira doon sa loob, except na lang siguro doon sa mga kadena, siyempre magpalitan talaga yan. So 1 litro yung nabili ko, pero yung isasali natin bukas is 800 ml lang, kasi 800 ml lang yung required ng motor na to. So hintayin natin to bukas. Natulog na ako kasi naantok na ako. So bye bye. 2000 years later. Ngayon, isasali na natin yung oil na nabili natin, yung ipapalit natin oil. Ito. So ituturo ko sa inyo kung ano naman yung mga unang gagawin. So yan, na-drain ko na to kagabi. So makikita ninyo, wala nang oil na lumalabas. Bago nyo isasalin yung oil, ibalik muna natin itong drain plug. Bago nyo siya ibalik, dapat malinis yung drain plug o yung bolt, drain bolt, at saka nakalagay yung washer. Pati na rin yung dito, yung butas, yung lalagyan ng drain bolt, dapat malinis din yan para iwas leak o iwas tagas ng oil, kasi kung madumi yan, may mga yung mga bato-bato na maliit, yun yung nagdudulot ng leak. May tips ako kung paano pagbalik dito. Dapat kamayin nyo muna. Pag kinamay nyo kasi, mapifeel nyo yung kung pumapasok pa talaga siya. Kasi kung gagamitan nyo siya ng tools, tendency, hindi nyo malalaman kung pumapasok, kaya nalulost trade. Bago nyo siya gagamitan ng tools, pag mahigpit na. Tapos clockwise na naman yung pahigpit. Tapos yung paghigpit, yung sakto lang. Huwag nyo naman masyadong higpitin kasi baka malulost thread. Yan. Yan. Tama na. Dito, dapat malinis din. Punasan nyo muna. Saka nyo isalin tong oil. So, yung oil na ilagay natin dito is 800 ml lang, kasi yun yung required na dami ng oil. So itong nabili natin is 1 liter. Mag-iwan lang tayo mga dito siguro,
200 ml yung iiwan natin. So dandahan lang natin to ilagay. Sa pagbalik naman ng dipstick o yung cover dito, dapat malinis din to. So sa paghigpit, tulad ng pagluwag ko kagabi, takpan natin ng tila para hindi masusugatan tong dipstick. Sa kanyo ipailagay yung itong plier. Yan. Dapat hindi yan mauupin ng kamay kasi baka may maglaro ng motor ninyo, magubuksan, baka mapasukan pa ng lupa o ano ba yung ipasok nila. Yan, natapos din natin yung pag-change oil. Doon pala sa mga bago pa na hindi pa or hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, i-subscribe na lang po. Hit na rin niyo po nyo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video natin. Advice ko sa mga riders or katulad ko, kaya na lang yung mag-sinsuil ng motor ninyo. Maraming salamat pala dun sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.